What's up mga Inasarians, mga ka-BGS? In today's video, tuturuan ko kayo kung paano ma-preserve yung battery health ng mga iPhone po ninyo. Okay? Gawin nyo lang po ito mga simple tips na ituturo ko po sa inyo para medyo tumagal-tagal naman yung battery health or yung battery lifespan ng mga iPhone po natin. Okay? So sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po muna kayo sa YouTube channel ko, Bob Gian Show. Please like, comment and share my videos and subscribe na po para mas dumami pa po yung mga ka-BGS po natin dyan. And bago po ang lahat, shoutout muna kina Lance Utlang, JP Vlogs, Lawrence Vlogs, Mindureño, at Selvin Steve Ablier, Johnny Ethan Madriga. Pero po sa inyo lahat, shoutout po sa inyo. Okay, punta na tayo sa quick. Huwag na po natin antayan na mag less than 20% yung iPhone po natin bago po tayo mag-charge. Huwag na po natin antayan na 20% or less yung battery natin bago tayo mag-charge. I-charge na po natin siya ng mga 30%. Okay lang po yun. Hindi po makakasira ng cellphone yan kapag nag-charge po tayo ng mga 30%. Ganyan. Ang mas nakakasira po ng battery po natin yung pinapaabot pa natin ng mga less than 20 or yung 20% bago tayo mag-charge. Yun po yung nakaka-damage ng battery. Kahit po madalas po tayo mag-charge, basta ano po ang mga more than 20% ha. Kahit madalas tayo mag-charge, okay lang po yun, hindi po masisira battery natin. Ang nakakasira po ng battery yung pinapaabot pa natin, madrain, or kaya yung less than 20%. Yun lang tayo mag-charge. Yun po yung nakaka-damage ng battery po natin. Para po ma-preserve yung battery po natin, tanggalin po natin, i-off po natin. Ito po kung mga sasabihin ko sa inyo, i-off po natin itong background app refresh, yung Bluetooth, yung Hey Siri, at saka yung notifications, saka yung location services. I-off po natin lahat yan kung di naman natin kailangan at kung di naman natin ginagamit. I-off natin itong background app refresh. At in general, background app refresh. Ayan, naka-turn off sa akin. Tignan niya naman. Yan isa sa mga rason kung bakit mabilis malubat ang cellphone natin. Kaya i-off natin yan. Okay? I-off din natin yung Hey Siri. Ayan, dapat naka-off yan. Hey Siri na yan. Ayan, katulad yan, naka-off yan. Kasi isa yan sa mga kumukonsumo ng battery. Tapos yung location services, i-off po natin kung hindi naman po natin kailangan, kung hindi naman tayo nagpapadeliver sa Food Panda, Grab Food, or kung hindi naman natin gagamitin sa pag-grab. So, i-off po natin yung location services. I-off din po natin yung Bluetooth. Ayan, naka-on yung Bluetooth ko. I-off po natin yan dahil isa yan sa mga kumukonsumo ng battery. Kung hindi naman po natin kailangan mag-Bluetooth, i-off po natin yan para ma-preserve yung battery ng cellphone natin. Para hindi kagad malubat yung battery natin. Okay? So, yung Bluetooth, dapat dito nyo siya sa settings, i-off. Hindi po siya dapat sa notification center. Ayan, katulad yan. Kunyari yan, naka-on yan, di ba? Kapag in-off po natin yan dito, akala natin naka-off na yan, pero hindi pa po, naka-on pa rin po yan. Kaya dapat pupunta kayo sa settings, doon nyo po i-off yung phone, yung Bluetooth nyo. Ayan, katulad yan, naka-on. So, i-off natin po dito sa settings yan para hindi po siya mag-consume ng battery. Okay, para tumagal po yung battery ng ating mga cellphone. Off po natin yan kung di natin kailangan. Cellular data kung di natin kailangan, i-off natin yan. And notifications, ayan, dapat naka-off po yan para tumagal yung battery po ninyo. Ayan, no, katulad nyo sa akin, naka-off. Ito, find my iPhone yan. Naka-on yan kasi kailangan yan. Okay lang po na
madalas po kayong mag-charge ng mga cellphone po ninyo sa isang araw. As long as yung pag nag-charge kayo nasa 30% yung cellphone ninyo or 25% pataas yung mga cellphone battery po ninyo bago kayo mag-charge. Huwag na po nating paabutin ang mga less than 20% or lalong-lalo na yung drain yung battery po natin bago tayo mag-charge ng phone. Yun po kasi ang nakaka-damage ng phone natin. Tingnan nyo naman po itong cellphone ko. After almost 2 months nung nabili ko siya, 100% pa rin po yung maximum capacity niya. Diba? Thank God! Diba? So, ganun ko po kasi ingatan itong cellphone. Isa po sa mga factors kung bakit po bumababa ka agad yung battery health po ng mga iPhone po natin, eh, depende po yan sa paggamit. Let's say kung hard user ka, mahilig ka mag-games, Call of Duty ka ng Call of Duty, Mobile Legends ka ng Mobile Legends, Genshin Impact ka ng Genshin Impact, as time goes by, dahil sa kakalaro mo, yung battery ng cellphone mo, eh, magde-degrade yan na magde-degrade. Okay? Mas nakakabilis mag-degrade ng battery ng cellphone kapag hard gamer ka or hard user ka. Pero who cares, di ba? As long as na-enjoy mo naman yung phone mo, napakinabangan mo naman ng gusto, okay lang na bumaba yung battery health ng phone mo. At least napakinabangan mo siya, di ba? So yun. Yun lang. Ang punto ko lang doon, eh, depende rin po sa gumagamit yung rason kung bakit mabilis bumaba yung battery health ng isang phone. Okay? Kung hard user ka, gamer ka masyado, talagang tendency nun mas bababa kaagad. Mas mabilis bumaba yung battery health ng mga iPhones ko ngayon. Unlike ako na casual user lang ako, normal user lang ako, hindi ako masyadong mag-games. Although nag-aano ako dito, nag-e-edit ako ng videos minsan sa iMovie, pero tignan nyo naman, 100% pa rin yung battery ko. So, depende po yan sa user. Huwag nyo pong gagamitin yung mga phone po ninyo nang naka-charge. Ako po ah, opinion ko lang po yun. Nasa sa inyo po yun kung susundin ninyo. Huwag nyo pong gagamitin yung mga phone po ninyo habang naka-charge kasi nakaka-damage po ng battery po yun. Ang phone po ninyo. Ako never kong ginawa yun. Gagamitin ko yung phone habang nag-charge. Never. Kasi ang paniniwala ko nakaka-damage ng battery yun. Dapat gumamit po kayo ng mga original charger. Kung di naman original yung mga certified, yung mga mura naman dyan. May term sila, MFI ba yun? Mumuso, Miniso, mga ganyan. Safe na safe po yung gamitin yung cable na nabibili dyan sa Mumuso, Miniso, Japan. Basta certified po. Yung mga MFI certified. Okay. Alibaba, Bavin, pwede po yun. Basta huwag niyo pong gagamitin na naka-charge po yung aking suggestion. Pero nasa sa inyo po yan kung susundin nyo. Okay, yung mga ito turn off natin, yung background app refresh, yung Bluetooth, yung cellular data kung di pa naman natin ginagamit, yung Hey Siri, yan. I-off ko yan kung nag-Hey Siri tuloy ako. Ayan. Tapos, lagi po natin i-close yung mga apps pagkatapos po natin silang gamitin. Kung di na po natin sila ginagamit, lagi natin silang i-close katulad ito. Close po natin yan. Close po natin yan. Siset po natin sa auto lock ng mga 1 minute or 30 seconds yung phone po natin. Sa paano natin isaset yan? Dito po yan sa brightness. Yan. Auto lock 30 seconds. Dito yan, naka 30 seconds po ako. So after 30 seconds na hindi ko siya ginagamit, automatic na mag-close na yung screen ng phone natin. Hindi na siya mag-consume ng battery. At isa pa pala, do not use low power mode. Okay? Ako ha, paniniwala ko lang ito. Huwag po tayong gagamit ng low power mode. Ayan, nakita niyo yan? Ako hindi ako gumagamit yun. Mas nakaka-damage pa po ng battery yan kapag gagamitin niyo siya. Although, kung talagang kailangan niyo, wala kayong charger, paminsan-minsan pwede niyo magamit yun. Let's say,
nakalimutan yung magdala ng power bank, nasa labas kayo, tapos 15% na lang yung battery ng cellphone niyo. Sige, i-on nyo siya. Kasi for emergency purposes lang yan. Para tumagal-tagal yung battery ng phone niyo. Pero kung lagi nyo siyang gagawin, hindi ko po siya i-recommend po sa inyo. Yun lamang po yung mga tips ko paano natin na mapipreserve yung battery health ng ating phone, and especially ng ating iPhone. Nakita nyo naman yung battery health ng cellphone ko, di ba? Ayan o, 100% pa siya. Okay. Saka isa pang tip ko, minsan ko lang siya pinapa 100%. Yung charge ko, yung complete na 100% charge. Minsan lang, madalas po mga 94, 98, 97, 99. Yun po yung madalas kong pag nakita ko na 97 na or 99 na yung phone ko, tinatanggal ko na sa pagkaka-charge. Bihira ko lang siyang ipaabot sa 100% fully charged. O, yun lang po yung paniniwala. Ayan. So, yan po mga ka-Apple. Sana po natulungan kayo ng video na to kung paano mag-preserve yung battery at kung paano makatipid sa battery. Nung una, tatanggalin po natin yung i-off po natin yung background app refresh, yung mga notifications, yung mga Bluetooth location services kung hindi po natin siya ginagamit, kasi yun na isa sa mga yun po yung mga malalakas mag-consume ng battery ng ating phone. Okay? Tapos huwag natin siyang gagamitin na habang naka-charge. Tapos, okay lang siya mag-charge kayo na mag-charge sa isang araw. Okay lang po yun, hindi madadamage ang phone niyo. As long as nasa 25% pataas yung battery ng phone niyo bago nyo siya i-charge. Huwag nyo pong i-drain. Huwag nyo pong madalas na i-drain yung battery ng phone niyo. At huwag nyo pong madalas pinapaabot ng 20% or less yung battery ng phone niyo bago kayo mag-charge. Kasi yun, nakaka-damage po yan ng mga iPhone po niyo. Ilan po yung mga simple tips ko po sa inyo. Kung meron po kayo ibang tips, pwede nyo pong i-comment yan sa comment section below. Muli po, ako po si Kuya Bob na nagsasabing mag-subscribe na po kayo sa Magian Show, mag-like, share, mag-comment din po kayo sa mga videos ko. Mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel. Muli, shoutout kina Lance Utlang, Selvin Steve Ablier, Johnny Ethan Madriga, JP Vlogs, Lawrence Vlogs, kay Mindoreño. Ayan po. God bless us all.